Well, expected naman pag magtatrabaho ka sa mga government hospital, especially in an island, lahat ng tao is pupunta sa emergency room, parang sa hospital ninyo. So we managed to cater like, oh my God, 150 people a day. Nagbabalik na naman ang inyong vloggers, friend Kit Troye. And for today's video, I will be doing another interview vlog with another USRN based in Bahamas. So, medyo uncommon sa atin na maka-encounter ng nurse living in Bahamas. So, let's ask him about his experiences, life as a nurse in Bahamas, bakit siya nag-NCLEX, and everything in between. So, without further introduction, let's start. Off, naka-off ka ngayon. May pasok pa nga ako mamaya, de. Mamayang afternoon. 10:30 pa naman. Ah, ngayon? Ngayong morning? Gabi? No, mamayang gabi. Tell us about yung work mo sa Bahamas. Oh, I work as a nurse here in Bahamas, government hospital. Anyway, I work as an emergency department nurse for almost like 5 years na siguro mag-secure na ako dito, de. Well, expected naman pag magtatrabaho ka sa mga government hospital, especially in an island, lahat ng tao is pupunta sa emergency room, parang sa hospital ninyo. So we managed to cater like, oh my God, 150 people a day. Dating pogi ako, ngayon hagard ka na. So parang dami ng pasyente at overwhelmed trabaho. Yung hospital nyo ba, I mean yung government hospital na pinapasukan mo ngayon, yun lang yung government hospital dyan? Or marami namang government hospital dyan? Hindi, ito lang. Population ng Bahamas is like 333,000. So imagine, like 3/4 ng tao ng Bahamas pumupunta sa hospital. Yung Bahamas ba, di ba island lang siya? Or marami siyang island? Or isang island lang talaga siya? Ang dami ito eh. 300 islands din sila. Pero kasi sa kanila, consist ng parang mga 100 islands. So, doon sila dumami. Pero may mga private hospitals din dyan. Meron, ate. But, hindi masyado pinupuntahan ng mga tao, especially even ng mga locals, kasi too expensive. Okay. So, dun sa government hospital na pinapasukan mo, ano yun? Free lahat? Like, well, dito sa PGH, di ba? Parang free lahat. Though may ilalabas ka, pero minimal lang. Parang ganun. So, that's the difference between the Philippines at saka dito sa Bahamas. Mm-hmm. Dito kasi, ang health system ng Bahamas, mostly free sa mga locals. Even not to locals, sa amin din, sa health worker. Maraming Pilipino dyan. Dami. Paano ba? Sa hospital, no? Sa hospital na lang namin. Parang 150 or more than that. 150, ganyan. Marami kami. Mas, ang tawag sa amin dito, expat. So, mas maraming Pilipinong expat may natatrabaho sa hospital rather than like Indian, Asian, Jamaican. Kasi syempre, worldwide yung galing ng Pilipinas. Kaya mas kinukuha nila tayo. Dito, free kami na eh. Nakakalabas kami. Parang Pilipinas na nakakalabas kami. Nakaka-party kami. Parang as a regular na Pilipinas lang. Ang pro, maluwag. Pero yung support system, marami. Kasi maraming Filipino. Depende rin, te. Kung may circle of friends ka, mas maganda sa circle of friends. Pero, not all. Kasi, parang, not all naman ng Pilipino din mababait. Ayoko sabihin. Yes. Support system, parang ganyan. It's mild, but not bad and not good. So, how about sa salary? How about yung cost of living ng nurse, as a nurse, dyan sa Bahamas? Well, ang salary dito, medyo dumidikit na as salary sa state. Parang medyo konti na lang, ganun na. Okay naman yung pay, pero
at the bad side of that is yung cost of living dito, which is way, way too high. Taxes, way definitely too high, 12%. I think, well, the last time I've been here, it's only by like 9%. But 9, ang laki na. 12% na kung yata sila. Tapos, cost of living, too much. Kung makakabili ka ng damit ng, wait, probably, if you're going to buy, sabihin natin, PlayStation 5 sa state, which costs $500. Pagdating dito, ibinabenta na lang ng mga $1,000 o $1,200. Okay. Mahal lahat ng tax dito pa eh. Kada kibot may tax dito pa. Ang mahal. So imagine yung salary mo na ano lang sa mga expenses. Wala ka rin naman na itipon. Pero, this is much better than me staying to the Philippines as a nurse. Kahit papano ba. So, masasabi mo bang stable job yung stable job yung napuntahan mo ngayon? Oo naman. Well, kami ni Jenky, wala naman kasi talagang balak pumunta ng state. Kasi okay naman kami dito. And then, that things happen. Kaya, ayun na. Hindi na kami safe na mag-stay kasi in any moment, kapag kunwari, nakahanap sila ng bota sa amin, tatanggalin kami. Parang anytime, pwede ka nilang tanggalin. Parang ganun. Yun. Pwede ko bang matanong kung anong visa? May visa ba yan? Ano bang working visa? Like, di ba kapag kasi sa US, parang immigrant visa? Yung sa inyo? Same lang din. Same immigrant lang visa. Din. Immigrant visa ang meron kayo? No. Ang visa namin dito is only a working visa. Working visa. So, ano yun? Renewable ba siya? Hospital lang, since government committee, ang hospital yung nagbabayad sa immigration, sa working visa namin. Pero pag non-government, medyo binabayaran din nila. Lahat ng mga Pilipino rito, considered as a working visa lang. Kung gusto mo maging immigrant, you need to stay for like, what, 10 years or more than that. Ah, so may possibility pala na pwede kang maging citizen na dyan? Yes. Ah, okay. Better. So, pinaka-example kay si Shara. Mm-hmm. Since dito siya pinanganak, if ever na after a year or 18 years niya, kung gusto niya i-declare na citizen siya dito, pwede naman. Pero, kung gusto niya. Oh. Eh, tanong ko lang, yung currency ng Bahamas sa US is paano ba ang palitan? Same. One is to one. One is to one talaga. One is to one. So, what we have here is $1 US. Price lang. And then, pwede namin gamitin yung US currency dito sa Bahamas. So, kung unari, may $1 lang dito, $5 sa US. Pwede ko siya gamitin. Ginagamit namin pang, ano yun, pambayad dito. Pero pwede nyo gamitin yung money nyo sa US? Oo, di. Pwede din. Minsan di ako nag-favorite ng US dito. Yun ang binababayad ko sa Bahamas. Parehas ng... Oh, another question. So, kamusta naman ng NCLEX? Since, wow, pasado na. Okay, thank you, ma'am. Akwento mo naman. Akala ko nga yung kukunahin mong tatanong sa akin. Ready na ako. Medyo. Hindi, para ano naman. Yes, ma'am. Thank you for that kind of thing. Well... Paano ko? Sa mixed emotion kasi more than like since November nagre-review na ako and then eventually on this June pumasa na ako. Tagal pero worth it na pumasa ako. And thank God talaga dahil ang laking bagay yung nawala sa likod ko yung after kong pumasa. Yun lang ate, at least makakapokus na ako sa mga gagawin ko, magtrabaho. Ano bang technique mo nung ginawa sa una dito sa ngayon? Okay. Like yung preparation. Second timer, NCLEX examinee. So yung first kate, nag-review ako. Ang review ko talaga nun, medyo focus talaga ako nun since wala yung dalawang bata rito sa tabi ko. Tapos kami dalawa na ni Jenky. So, focus ako.
4 months ako nagre-review. So, alam ko na, ayaw ko naman. I spent 2 to 3 hours, ganun. Use yung U-Word. Back then, I used U-Word and my backup was the Archer. So, anyway, feel ko, nag-focus ako nun. More siguro feel ko na mag-focus. Pero, focus naman talaga. So, pero nagsama ko sa Doral, Florida. Okay. Malapit lang yun sa Bahamas. Okay. 3 hours. Well, I thought that I passed the first test ko dahil natapos ko siya 75 and 1.5 hours. So, yung confidence ko nandun kasi habang nagsasagot ko, sabi ko medyo parang alam ko yung masagot. Parang not knowing na easy pala yung binibigay sa akin. Then we did the PBT trick. Ayun na nga, te. Nagunaw ang mundo. Nakita ko na cardiac client talagang, tas doon na namabas yung, doon na nagsimula yung dabda ko. Ang yabang-yabang ko. Which is, that's bad nga talaga, na parang too overconfident ako in my first try. Fast forward, ito na nga. Nung 2 months ago, before umalis, si wife going back to Philippines to pick up the kids. That's the time I start to review on my own kasi ako lang naman dito sa bahay. And I focus on yung Archer. Focus ako 2 months, ako lang mag-isa sa bahay. Te. Now, while I doing yung review, te, doon ko napapansin ang difference ng classic or the old NCLEX to the NGN. Okay. Ah, so NGN ka na ngayong second? Okay. You first? Nag-start na ako ng NGN kasi nag-start. Hinabol ko yung last eh. Hinabol ko yung classic kasi akala ko mas madali kasi sa okay, NGN. Hinabol ko, bumaksak ako. Mm-hmm. Ongoing na review ko, doon ko nakikita yung pinagkaiba ng ano, ng classic or the old to the engine, which is much easier yung engine ngayon. Ah, some people, mas easy. Some people just give some scare tactics sa sinasabi nila dati na hindi, mas mahirap ang engine kasi puro case study. Mm-hmm. Kasi puro basa-basa at saka may, ano, parang case study ang parang case study. Isipin mo naman tayo, kapag case study nung college tayo, talagang nanginginig na tayo pag inisip natin case study. So, yun yung naging parang scare tactic ng ibang tao na mas mahirap ang engine kasi sa classic. Mm-hmm. Well, when I do yung mga practice and test sa Archer, which by the way, Archer is the closest one na application exam, NCLEX exam test, yun na, parang, wait, parang andali, parang ganito. And then, that's the time I think yung mga score ko, 60-65% and above, 70% and above, sabi ko, teka lang, bakit ang dadali? Gumanan na ako, sabi ko, teka lang, ba't ang dali? Parang, sure ba to na ganito kadali? Yung examination, doon ako kinakabahan kasi sabi ko, parang ang dadali, parang, parang no first, oh, parang ano, madali din. Oo. Oo. Parang andali. Parang, oh, yung nga, parang exam ko ng una, parang ganito. Teka lang, wait. Parang kinakpan. Nakong accurate ba si Archer? Ganyan. Which is sabi nila, if you had 4 consecutive assessment test na very high, 89% ang passing rate mo sa NCLEX. Pero doubt ako nun, ate. Kasi NGN, sabi ko, tama ba na 99% pa rin kasi sa classic NGN, sa classic NCLEX yun, hindi sa NGN NCLEX. So, nagda-doubt ako sa mga score ko. Pero the second take ko, I took it at Tampa, Florida. Pagdating ko muna doon sa Tampa, Diyos ko, 11 p.m. na. Ang examination date ko, kinabukasan noon, 3 p.m. So, wala ka naman sa kakainan ko. Tapos, sinalab ko pa yung Airbnb. So, imagine na parang pagod na pagod ako. Madali lang talaga ang case study ng NGN. Huwag sana matakot yung mga tao na
mag-take ng examination, well, I do recommend those people na mag-take ng NCLEX ngayon kasi madali. So, eventually, before muna ako magsimula, sabi ko dun, nagdasal ako, sabi ko, Lord, sana ibigay mo sa akin. Pinag-pray ko na hindi ako sana mag-minimum kasi natakot na ako yung kuna dahil 75 items lang ako yung pinakamitin. Sabi ko sana 105 to 100 lang ano ko. Nagulat ako, binigay sa akin 85, which is that's the minimum na. Hindi na 75, 85 na. So anyway, ito binigay sa akin 85. Mm-hmm. Okay, nabahan na naman ako. At binigay mo sa akin, Lord, 85. Ayoko sana, gano'n. Tameme ako, parang lutang ako, pauwi na ako dun sa bahay. Tapos sinawagan ko na si Jenki. Ayun na nga, good path up naman. Ay, Diyos ko te. Yung saya talaga parang ang galing ako ng tinik. Na ano ko. Totoo. Napawi ko yung dating nangyari sa akin, which yes. Yung kalungkutan na wala. Anong advice na mabibigay mo sa kanila since considering na we're ongoing retrogression? Anyway, huwag sana matakot. They still need to take NCLEX, especially in the new setup, the new generation na NCLEX. Kasi ang laki ng pinagbago which is probably back then, ang passing rate ng classic is 45%. Ngayon, tumaas ng 85% ang lahat ng mga nagtitake ng NCLEX. So, sinabi ko sa asawa ko, sinabi ko sa mga kaibigan ko, I do recommend for all of you to take NGN as much as possible. So, ayun lang. Thank you. Thank you sa pagpapa-interview.